Suliwat mo yung agagit sa tanan. Sa sinigabayin sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Pagasugod naman kita sa series na pagtuon in the book of John. In the book of John, natong pagatunan sa sinigabayin in verses 1-18. Now, ano na ginaimo naton kung matapos kita sa Old Testament, another New Testament naman as ng God willing matapos ato ng below na Bible. Kung buhit ata sa sinang mga bagay. The book of John, makita natin diri, the author, the book of John is attributed to John the Apostle. So, ang nagsulat sinimula niwan si Apostle John. And there are internal and external evidences of the proof of him being the Savior. I mean, the author. So, ang maligyan pa matuod na sa diin siya ang author sa book of John, not only internal but external evidence. So, pamangkot, how do we know exactly nga si John amo ang author sa book of John? Na makita natin, Irenaeus actually nag-record nga ang author sa John, si Apostle John mismo. Now, pamangkot ni sino si Irenaeus? Irenaeus is part of the history nga sa diin, disciple ni siya ni Polycarp. Masiling kita, sino si Polycarp, Pastor? Natong duman niya itong 82 na tuwing na tao na insulog na buhi. Nga ginabalansa, i-deny mo nga Diyos. Pero ang balya, for 82 years, God is so good to me. How can I deny Him? Therefore, ginsulog si Polycarp na buhi. So si Irenaeus, nag-record nga si John ang author, makita dira kasi Irenaeus, disciple ni Polycarp. But at the same time, si Polycarp is direct disciple of the Apostle John. So ina-evident siya gina nga si John mismo amo ang author. Hindi lang sa internal evidence but also external evidence. He is the direct disciple of John. Now, John is son of a wealthy fisherman. Record niya sa Mark chapter 1 verse 20. He is the brother, his brother name was James. Now actually, manotis niyo si James kag si John. Muna lang alat sa bata ang kapit. Si James kag si John. Meaning is na actually, sons of thunder. Kung sa Ilonggo pa, mga tig-aulo kag batinggila. Muna ang meaning niya. Pero actually, makita natin sa kabuhay ni John, he is a wealthy fisherman. Brother name was James. In the book of Matthew chapter 4, he is close to Jesus Christ. Lapit sa sakay. Kristo actually ginabalansa nga the disciple whom Jesus loved. Amo na si John. In John chapter 21, he is a zealous man. Grabe, isa yan tama sa pag-alagad sa Ginoo. But at the same time, he is impatient. Amura ko nga nga, itawag na sila sons of thunder. Na isang tiyon nga may lakad si Kristo, nagtuklo, may ara dito nga doon hindi pamati. Ang bal ni John, kag ni James. Ano, Ginoo, pangamiwanta na lang bala nga, dagdagan sila sa kalayo, kag magkalamatay na lang. So si John is a zealous, impatient, intolerant. And Mary entrusted unto his care. Nadumduman niyo to, santiyon niya si Kristo, lapit na lang matulaan sa kabuhi, nagambal sa sakay John, behold your mother. Si Mary na namin niya. Kag makita natin diri, he worked with Peter in Jerusalem in Acts chapter 3. He lived in Ephesus in 70 AD. Anno Domini means after death. No? And wrote the Gospel and three epistles in 80 AD. Okay, so, sulat niya ng
John. Isulat ni John actually ang book, Gospel of John, ka 1st, 2nd, 3rd John. So masulat niya na sa antigon sa mga 80 AD. At the same time, he was exiled to Patmos in 94 AD and wrote the Revelation in 96 AD and died, according sa record, natural death. So why na record, why ginmaabalaan actually kung anong ginkamatyan ni John? Ang iba niya ginpangutdan ulo, iban din pang sunog, iban din pana, ibang tao. Pero si John, possibly sunog sa record nga napatay siya natural ng kamatayon in 180. Now let us look on the purpose why John wrote this book. So clear na sa akin, ang author si John, ginrecord ni Irenaeus, Irenaeus disciple ni Polycarp, Polycarp direct disciple ni John. But at the same time, the purpose why John wrote this book, as we know, there are four Gospels recorded. Now, ang apat na Gospel, ang Matthew, Mark, Luke, John. Muling tawag ang Gospels. Kag makita natin diri, sa sininga mga bahin, ang Book of Matthew, for example, ginsulat ina in a Jewish mind. O sa pamitsaron, wala pangununa sa mga Hudyo. Kaya yung audience dira, halos Hudyo. At the same time, ginapresent niya si Jesus as the Messiah and King. Si Mark and Luke sa Gentile mind. Sa mga Hintel naman, mga Grigo nga, panguna-una. Pero makita man natin that Jesus as Redeemer of all in John is the distinction between Jew and Gentile disappeared. So after the destruction of Jerusalem and where false doctrine occurred. So ang reason three, makita natin si John naman, manotis nyo kung ang four Gospels, Matthew, Mark, Luke, at John, lain-lain may mga emphasis sila. Pero ang pinasahi sa kay John, kay ang Matthew, Mark, kag ang Luke, ginatawag na synoptic gospel. It means the same emphasis. Halos palariyo sila. Example lang ari. Ang Matthew, Mark, Luke, ginrecord nila kung paano pagpakaon sa mga tao. About sa feeding of the 5,000, 6,000 interest. Si John, pinasahi. Narecord niya man ha, pero gina-explain niya. Ginbutan niya tra, sino ni karoon ang tinapay? Amo nang pinasahi niya sa kay John. Kaya din makita natin diri, nga ginapresent niya that Jesus as the Son of God. Specifically, masilip kita, ang presentation ni John is that Jesus is the Theotropos. Now, magsiling ka ta, Theotropos, Theo means God, Tropos means, or Pos means man. It means Jesus is the God-man. Si Kristo, Diyos, pero si Kristo, tao man. Fully God, fully man. The purpose of this gospel, unang itandaan ta, to show the way of salvation. Dito na makita, naklaro dira sa John chapter 20, verse 31, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you might have life through His name. So, sa kay John niya ng emphasis, hindi ka na matingala kung anong purpose yung aking sulat niya. Kaya pinasahi iya, kaysa iya mismo, binrecord niya kung anong tinutuyo kaya, kagrason niya kung naangagin, sulat niya. It is written that you might believe that Jesus is the Son of God. Kag sa inyong pagtuo sa iya, may kabuhin ka mong nga wala sa inyong katapusan sa iya na. So John records 9 miracles or miraculous signs in his gospel, purposely to provide evidence that Jesus is the Christ, the Son of the living God. And the miracles provide real reason why people should believe that Jesus was indeed the Messiah. So, ginapakita yan diri. Sa mga pagtuon namon sa regard sa theology, ibang ginatawag na actually mga miracles,
Pero I do prefer nga paggamit signs and wonders. Ang signs and wonders, actually, gabalik kita sa Old Testament, sang prophecy. Nga sa diin, ang signs and wonders, amunay ang mga Hudyo, dumduman yung mga Greeks. Ang Greeks ya, gasik sila sa wisdom. Ang Hudyo, gasik sa signs and wonders. Kay bala nila, may palaabuton nga misaya. So, diri makita natin, si John, gin-record yun eh. Ining mga miraculous signs and wonders. Kaya makita natin, secondly, not only to show the way of salvation, but to encourage and strengthen Christians. While the primary purpose of the gospel is to lead people to Christ, it is also meant to encourage the hearts of those who have already trusted. So, hindi lang tudluan kita, diin ang kaluwasan, but at the same time, i-encourage kita kagpalikunon bilang Kristiyano. Amon yung purpose ni John. Thirdly, to provide a defense of Christian faith. Nga man, kaysa time mismo ni John, nagguluwa ang mga false doctrine, false teaching. Kag isa sa mga false teaching, ginatawag natin Gnosticism. Ang mga Gnostics, later on, ma-discuss natin nina. Nga sa diin, it's about knowledge actually. They believe that matter is evil. So, diri gi-present ni John na makita natin diri that Jesus is the Messiah and the Son of the Living God. So significant or significant that it takes not one but four individuals to write the story of Christ. Matthew, Mark, Luke, kag John. Ang pamangkot amo ni pastor nga ang apat gid ka gospel. Hindi pwede nga isa lang ka gospel. Nga ang apat gid ka gospels. Na makita naton, the reason behind is because the person of Jesus Christ is so unique. It is incomprehensible. Nga hindi makaya sa isa lang i-record na notice nyo, i-record ni Mark amunin, pero sa kay Luke, wala iman iba. Sa kay John, may record si John about sa sining mga bagay, nga sa kay Matthew, wala iman. So, ang ining mga butang, gin-present rin naman sa pulong sa Ginoo, it needs four gospels. Four individuals, si Matthew, si Mark, at si Luke, at si John, para na ma-emphasize kung anong buhat ipalambot sa Ginoo. To capture the whole story in the life of Jesus Christ that not one author can capture. Now, in beholding His glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth, it's as if the Holy Spirit is the director of the string quartet. No, example lang kaya mo ni. So, sa gitara, wala ako sa instrument ko. Nga, si Matthew, si Mark, at si Luke, at si John, sila ang mga nagpukar sa instrument. Ang balaan ng Espiritu, amoy ang direktor. Siya yung nagkadala actually. Kag once siya patukaroon na ina, do ano nga minsahi, glorious message, nga papalambot siya para sa ato. Kag diri makita naton, He is like the director where He puts all together in beautiful harmony where the output and outcome is such a grand and glorious display of who and what Jesus Christ is. Amo na ang ginhimo diri. At the same time, makita man naton as if the Holy Spirit is not only the director sa isa ka orchestra, but also on a film set. Ina pa lang sa film, sa dokangay pa lang may apat ka kamera, lain-lain na side. Kag ang blaan ng Espiritu, among direktor, kundi inayon na iyang porsyon. Kung sa balay pa, may top view, may side view, may front view. Kag diri
makita nga doon, amo ni ang presentation actually sa gospel. So, tagsa-tagsa sa ila, may unique na presentation na nungod sa kay Kristo. Pero ang tatlo, halos palariyo, pero kay John, actually makita na doon, tama ka dalong, tama ka sound nga sa diin, full of doctrine, nga nag-emphasize the way of salvation, the edification of the church, and the defense of the faith. Amo niya ang presentation ni John. So as we see that Matthew's gospel was written to the Jewish audience, which repeatedly, ang phrase nila sa book of Matthew, that the word of God might be fulfilled. Amo nang tinagakon mi sa Matthew mo. Ang nang masamiya balik Kristo bala? Para nga ang kasulatan matuman. It might be fulfilled. It means to show that this Jesus presented in Matthew is the fulfillment of the Old Testament predictions of the Jewish nation. And then we come to the book of Mark, where it was written for the Roman audience. Itsulat ang Mark sa mga Romans. Nga sa rin, makita man natin, it is the gospel of action. It's short, it's fast, it's all about doing and accomplishing of getting the job done. Si Luke naman, it's though he was writing to a Greek audience, sa mga Griego naman, ang iyang insulatan actually. And Luke being a gentle physician, being a little more exact and speaks about Jesus in his perfect manhood. So ginapakita ito na si Kristo ya, fully man. The Son of Man, full of compassion and love. And we get to the Gospel of John that it seems to the audience, sa kay John, kung sa kay Matthew, Hudyo, sa kay Mark, Romans, sa kay Luke, Grigo, sa kay John, hindi Hudyo, hindi Grigo, hindi Romans, kundi bilog ng kalimutan ang ginsulatan niya. Amo na nga ang John 3:16, for God so loved the world. Ang halos tinagay niya, that all might be saved. Tanan. So, three ang emphasis. Makita natin. And it presents Jesus in the fullest of His character. It speaks of Him as the Son of God, anak sang Diyos. In fact, as we continue in our study, God Himself, Jesus, as God in human body, so the Gospel of Matthew is what He said, Mark what He did, Luke what He left, Beth, and John who He was. So sa Matthew, anong ginambal? Sa Mark, anong ginhimo? Sa kay Luke naman, kititaw sa anong nabatsagan niya. Pag-abot kay John, simple siya. So we're going to have a three-part study on this 18 verses. Dita ni ma, ano ni, masalinga chapter by chapter, pinalan, sipat-sipat doon natin ni. So ang ato ni, kung anso po, actually, parts of 18 verses, pero ining 18 verses, tatlo kami sa ay. Kaga, it is about the word, the witness, and the work. The word, the witness, and the word. Now first, we will talk about the word. The word is Jesus Christ. And the word became flesh and dwelt among us. In John 1, verse 1 to 3, and verse 14. Makita natin diri, the word of God says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen or beheld His glory, the glory of the Son of the Father, full of grace and truth. Now, much of our words reveals to others our hearts and minds, nga si Jesus Christ as the Word
dipakita diri, He is the very heart and mind. He that hath seen me hath seen the Father. Silingin Jesus. A word is composed of letters, and Jesus Christ is the Alpha and the Omega. Siling sa Revelation. He is the first and the last. Siling sa Hebrews. Jesus Christ is God's last word to mankind. For He is the climax of divine revelation. So sa siling versikulo nga apat nga ini about the word Jesus Christ, anong makita natin rin? There are three things we see about this word Jesus. First, Jesus is the eternal word. Secondly, Jesus is the creative word. Thirdly, Jesus is the incarnate word. Ang word nga gina-emphasize diri, John 1:1, in the beginning was the word, first of all, is eternal. It means Jesus Christ is eternal himself. He existed in the beginning, not because he had a beginning as a creature, but because he is eternal, he is God and he was with God. Kaya sila niya sa John chapter 8, verse 58, wala pa si Abraham, anak ko yan. Before Abraham was, I am. And in Genesis, in the beginning, God created the heaven and earth. John started, not in the beginning, but in the beginning of the beginning. Ang connection sini sa pagsilingya John 1:1, silingya dira, sa wala pa matungga ang kalibutan, in Genesis, ara niya ang pulo. In the beginning was the word, balik ka sa Genesis chapter 1, in the beginning, God created. Pero diri makita naton, si John nagahambal diri, that notice he says, in the beginning was. Gina-emphasize siya, nagigat na, tapos na. Wala pa ang kalibutan, ara na siya, nadaan. Before the beginning of the word was. The word in Greek, actually, it means logos, meaning a speech or a doctrine, but also, matingala kita ang meaning galing ang logos sa Greek ng lingway, not only doctrine, teaching, pero meaning naman it is the mind. So, anong in-emphasize na rin ni John? Gabal si John, Apostle John, Jesus Christ, the Word, is the very doctrine, the very teaching, the very mind of God Himself. Kung gusto mo mabalaan ang Diyos, kag anong iya pangunauna, aray si Kristo. Kay siya mismo ang doktrina, siya mismo ang pagtudlo, siya mismo ang pangunauna sa Ginoo. He is the mind of God. So if you want to know who God is, we can know through the word Jesus Christ. Amun sila niya sa Colossians. Colossians 1, verse 15, nagahambal, that Jesus is the visible manifestation of the invisible God. He is the very mind of God. Siya ang makita nga Diyos nga hindi makita. Siya ang visible manifestation sa hindi makita nga Ginoo. Hindi yung tawag ka doon mga ribulto-ribulto nga na. Diba na misyong ka isa, masinig sila natin. Larawan man lang na, Pastor. Andurawan man lang na. Pero it is very clear, in the book of Exodus, in Isaiah, in Psalm, nga inatanan, ginihimo sa kamot sa tao. Kag ang Diyos, nagahambal gid, nga hindi nagakaigo, nagakabagay, nga maghimo sa sina. Nga imo pagaludan, kag pagasimba. Jesus was and is eternal. Take note sila sa John. In the beginning was the Word. In the beginning was the Word. Ano sila sa Psalm 90 verse 2?
wala pa matuga ang kalibutan, ara na ikaw, O Diyos. Wala pa matuga ang kalibutan, ara na ikaw, O Ginoo. He is the eternal Word. Jesus was and is with God. Now, ang word naman dra, nga with, halin sa Greek word nga pros, meaning nga sina, face-to-face, intimate relationship with God. Ang muling doktrina natong dre, yung pagpatita, we believe in the doctrine of Trinity. Nga, may isa lang ka Diyos, pero may tatlo ka persona. Diyos, persona sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ang muna kong pamangkutong kapila ang Diyos. Isa lang. Pila ka persona? Tatlo. Sa persona sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Kag diri makita naton, in the beginning was the Word, and the Word was face to face with God. Di imagine mo, wala pa matuga ang tanan, ang pulong arang na. Ang pulong ang si Kristo, kag si Kristo, guya sa guya, gestoryanay sila sa Diyos. Ito sa Amay. Pero ang ikatatlo nga makita natin diri, sa piyatsina, ginahambal yung dra, ginapresent ni John, nga ang pulong nga mo si Kristo is distinct, lain, sang sa Diyos nga Amay. Pero at the same time, makita natin, siling yung diri, in the beginning was the Word, and the Word was face to face with the Father, and the Word was God. So, gin-distinguish siya, lain si Kristo sa Amay. Pero at the same time, wala pa ang tanan, ara ang sila yung nadahan. Pero ginambal naman diri, nga ining nga pulong, amo si Kristo, nga lain sa Amay, kaya istoryahanan sila nga duha, ang pulong mismo, Diyos. Kasi lang yun, and the Word was God. So, why na sila nga gin-distinguish siya, pero gin-identify yaman. Nga ang pulong ako si Kristo, kag si Kristo kaupod sa Diyos, kag si Kristo, Diyos mismo. Amo nang doctrine na pagkirinig. It is a mystery. Pero dra, ginapahayag lang sa Ginoo nga sa tingin gin-reveal niya sa atin kung ano kag si Musa. Kag si John, ginapresent siya ina. Actually, may mga Bible subong nga hindi masaligan. Nagapon lang, tibilyon ang mga kod nga regarding sa mga translation. Pero kung may isa ka Bible na hindi masaligan, amoning New World Translation. Ang New World Translation, iyan sa Jehovah's Witnesses. Ang Jehovah's Witnesses, during sa Nicene Creed, ini Church Creedta na ano na sa Nicene man. Nag-occur actually ang false doctrine in regard sa kay Kristo, kasi Kristo kuno tinuga gamay nga Diyos. That is why may council nga natapo. Ang tanan nga kasimbahanan, nag-meeting sila kung bala biblical o kung hindi. Kag na-found out nga gin-consider ato nga heresy. Nga ipagwa mo nga si Kristo gamay nga Diyos. Pero hasta subong ara pa na. Kaya muna gina-considered ang Jehovah's Witnesses kaya kulto na sila. Kaya ang ila pagpati, ang ila founder si Charles Russell. Si Charles Russell nag-create na sa ang ginatawag nila ng Watchtower Bible Society. Ang tanan nila na pagtudlo, dira na nag-aayon actually. Kaya pati ang ila Bible, may aras sila ng Bible na ila. Ang munang New World Translation. Ano nabutang dira? Nabutang dira, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was a God. Was a God. Gamay na Diyos.
gumago si Bagpaeng, pagka-discuss ang Diobas with the Sisman. Sila nga, rap-rap daw, gamayo. Tili nga 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 ginisla nyo nga. Kay dako na nga G. Hindi na gamay nga G. Hindi, hindi ah. Amo na. Hindi nga may rason ako nga nga. Kaya tigil sa Bible, gini-emphasize actually, pag sila nga God, nanotis nga pag sila nga Lord, capital letter kita. Ang God, lain man sa tinagaya nga mga gods, means Dios, Dios. Small G na yun. Pero sa ila, ginisla na nila para mag-fit sa ilang doctrine. Ang Bible, may doctrine na sa'ya nga iyaya. Ang munang proper exegesis, kag-hermeneutics, yung kinanan, pagbaon mo. Hindi kayo kung anong araw sa mind mo, ipasulot mo dito. Ang munang safety, why masano, pero ang safety ng pagwali, actually, expository. Kaya kung topical kita, pudyot-pudyot lang. Nga, hindi sa konteksto mismo. Pag kuminsa ka, mawali ka about sa tawag ni love. Anong mahalong context sa Bible man? Ito ka lang. Pero diri makita natin, nga ang expository aring sabat. Kaya muna ang pagsulat sa Diyos pag-reveal niya sa atin. Ginapasunod niya na ganit. Ginaprastar niya na ganit ang tanan. So diri si John, gin-emphasize niya eh. Tungod sa siling kasala ng pagtugto, kaangay sa Jehovah's Witnesses, actually it started in 1870, they have this Watchtower Bible Society on which their doctrine and belief was a heresy and a direct affront to Christian Orthodox opposition. Kasi sa time ni Apostle John, may mga Gnosticism na nagtuluaw, na nagapati sila nga ang tanan na bagay evil. Ang ginapungkuan nyo, evil. Ang lawas nyo, lawas ko, evil. Ang only good thing ko no, ang Espiritu. That is why sa mga Gnostics, halin sa tinaga nga, know means knowledge. Ang pagpati nila ari, they believe that matter is inherently evil and spirit is good. As a result, anything done in the body, even sin, has no meaning because the real life exists in the spirit realm only. Secondly, ining mga Gnostics, nag-claim sila, nga nag-possess sila sa mas taas na kinaalam. Kita ka mo sa mga mahilig subong sa mga meditation? Kabinagin sa mga munghi? Nabalang sa India? Mga yoga ni ano do hindi sa kapatsya pagod lang ano pangdan ko kalingon mo sa impyerno ka hindi kaging mga patsya dito. They believe na nagaposes sila sa mas taas ka kinaalam o kung tawag natin higher truth known only to a certain few which they claim to have a higher knowledge not from the Bible, but acquired on some mystical higher plane of existence. Kag nakita nila ila ko galingon, na para sa ila ya, privilege sila. Higher class na sila ya. Elevated kumparasan sa iban. Because they have a deeper knowledge of God. So imagine mo, amunin nagtuluaw sa time ni John. That is why kailangan niya dipinsahan ang pagka-Diyos mismo ni Kristo, although sa 1st, 2nd, 3rd dyan, ginipasay sa manda ang pagkatao ni Kristo. Kasi niya da ganin, sino man nga wala nagapati kasi Kristo na tao, anti-Kristo. That is why ang emphasis ni John is not only to show the way of salvation, i-equip ang mga tumuloo, but also to defend sa mga sala ng pagtutlo. Kaya din makita natin, Apostle John is saying, knowledge of God can only be known through the word Jesus Christ. Ang inaalam na matutuon, mabalaan mo lang naagi sa tulong ako si Kristo. For He is from the beginning, was eternal, with God, and God Himself. So not only John distinguished the person between the Father and the Son, Jesus, the Word,
but also identified as one and God Himself. Dinapresent mismo ni Kristo, ni John, nga si Kristo, Diyos mismo. Actually, in Greek, it says, kung basahin mo na sa Griego nga lingwahe ang John 1:1, kahit sa Hebrew nga lingwahe, kag sa Griego nga lingwahe, wala man ay actually yan nga, may kama, may something na muna. Sa Griego nga lingwahe, kung basahin mo actually ang John 1:1, ang nasulat na muna mo. John 1:1. Sa Griego nga lingwahe, basahin mo lang sa Ilonggo. Sa ginsuguran, amo ang pulong. Ang pulong, kaupod sa Diyos. Kag ang pulong, Diyos. Pero kabalo ka mo, sa Griego nga lingwahe, amo ni. Sa ginsuguran, amo ang pulong. Kag ang pulong, kaupod sa Diyos. Kag ang Diyos, amo ang pulong. And the Word was with God, and God was the Word. Amo na yan sa lingwahe sa Griego, it actually. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and God was the Word. Ang Diyos amo ang pulong. So, three, si John, gina-emphasize sa three. Not only that a Word, Jesus is eternal Word, that means He exists before the beginning, and that He is with the Father, face to face. Gin-distinguish sila, by person, but identified by nature as God. Muna kung magbuton kita diri, pila ang Diyos? Isa lang. Pila ka persona? Sa persona sa Amay, Anak, at sa Espiritu. Kung magbuton kita, ano pila ka kinaiya may ara sa Diyos ng Amay? Isa lang. Ano nga pila ka persona may ara? Isa lang man. Ang persona sang pagka, Amay. Ang sa anak ya, pila ka kinaiya, dua. Fully God, fully man, ang iyang nature. Pero ang iyang personality, isa lang man. Sa persona man sang pagka, anak. Ang muna nga, ang anak ay gambal nga, siya ang Amay. In the sense nga magawi, isa nga Amay. Isa. Ang Espiritu, isa lang man ka kinaiya, pagka Diyos man. Pero ang iyang personalidad pagka-espiritu man. Doon kaangay sa hangin. Ang muna nga sa person nila, gina-identify, gina-distinguish. Ang Amay, Amay. Ang gawi sa Amay, Amay din. Ang anak, anak man. Ang espiritu, espiritu man. Ang muna sa Book of Ephesians, kung tanaw nyo dra, the Father chose us before the foundation of the world. The Son redeemed. Gintubos siya ang tanan nga ginpili sa Amay. Kag ang Espiritu among nagsilyo kag nagpahangop sa tanan nga gintubos ang anak kasa di ginpili sa Amay. So Jesus, the Word, is eternal. Amon ang pinakauna. Secondly, Jesus Christ is not only the eternal Word, but Jesus Christ is the creative Word. Anong silingat na? Verse 3. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Ang tanan nga butang na tuga, paagi sa iya, kag wala sang butang nga natuga kung hindi paagi sa iya. In Genesis 1, the creation, makita natin dira, in the beginning, God created the heaven and the earth. It means ex nihilo. God created out of nothing. Ang Diyos nagtuga gikan sa wala. Amo nang sa aton actually, hindi actually yang magsiling kita nga creator, hindi matawag sa aton nga creator kita. Ang word na creator, Diyo ina para sa Diyos lang it. Because when we say creator, you create something out of nothing. Anong ara sa aton dapat? Creative. Masiling ka, ay, si ano creative kay tama sa Ginoo, mayo sa maghimo, mayo sa mag-drawing. Pero masiling ka creator,
inaya sa Diyos lang kita. Amo na kita emphasize sa diri. Nga sa atong tanan, makita naton, God created out of nothing. God created all things through Jesus Christ in Colossians 1:16. Which means that Jesus is not a created being, He is eternal God. Kay ano siling hidra? Verse 3. Paagi sa iya, ginhimo ang tanan nga butang, kag wala gitsing may nahimo, nga hindi paagi sa iya. Ang tanan nga butang, natuga, paagi sa iya. Kag wala sa butang na natuga, nga hindi paagi sa iya. Sari sa Colossians, verse 1:15, aray sa linyaw. Who is the image of the invisible God? The firstborn of every creature. Now, aray na lang. Klaruhon ta ni. Ang Jehovah's Witnesses, ang ila pamatuod kuno nga si Kristo, tinugaman, kay may tinaga, di rao? Firstborn. Siya ang panganay sa tanan naging tuga. Ang ilang interpretasyon nga si Kristo part sa mga gin tuga. Siya lang galing ang pinaka labaw. Dito tanawang ka sa context. Kung magpuntad ka sa 15, dokahay nga muna. Pero kung tanawang mo sa iban, ang firstborn dira actually ga-relate ina sa Revelation ang tanan nga firstborn virgin. Ang tanan nga firstborn panganay kay speak ina sa authority, sa power. Pero kung tanan ta verse 16, anong pasunod ya? For by him were all things created. Kay paagi sa iya ang tanan nga butang natuga. Kag ano pagi silinga dra? Are. Colossians Colossians 15:16. Kay paagi sa iya gintuga ang tanan ng mga butang ngayara sa langit kag sa duta makita kag di makita bisan sila sala mga trono ukon mga pagdumala ukon mga punuan ukon mga kagamhanan ang tanan ng butang tignota ang tanan ng butang natuga paagi sa iya kag tungod sa iya. Unang firstborn dira, patches ang creation, nga nga ginambal dito sa verse 16, wala sang butang na natuga kung hindi paagi sa iya. So, dire gina-emphasize ni Paul in Book of Colossians that Jesus Christ actually is the Creator Himself. Verse 17, ari sila yung pag-in. Kag siya una sa tanan ng mga butang, kag paagi sa iya ang tanan ng butang, nagtingog, kag siya amo ang ulo sang lawas, sang iglesia nga amo ang ginsuguran, ang panganay gikan sa mga patay, agod niya ang tanan ng mga butang, manginahaw na sa iya. Kay nahamot, nahamutan sang amay, nga sa iya magpuyo ang tanan ng kabog. The fullness of deity should dwell. Now, the verb was made is in perfect tense. In the Greek, makita natin dira, which means complete act. Creation is finished. It is not a process nga kapadayon pa, kundi tapos na ina. Creation is not a process. It is a quick finish product. Amo na nga sa aton, subong masiling kita nga, wala sang butang nga, nagtuhaw lang sa iya ko ngayon. Kung may nagtuhaw, may nagduda. At ang Bible gahambal, Jesus Christ is the Creator. By Him, through Him, and for Him. Ang muna sila sa Book of Acts, in Him we live, we move, and have our being. Ang rason actually nga, hasta subong buhi pata, tungod kay ginapreserbar pa kita sa sang Ginoo. The word here were personified.
Tanawan na the word him. And we see in verse 3, ang extent sa iya pagtuga, sa niya, ang tanan nga butang. Ang content para sa iya. Ang intent para man sa iya. All things. In Greek, meaning each, every, any, or whole, everyone, and everything. Collectively, all types, all kinds of creation. Discovered and not yet discovered. Tanan niya. Posible may iba pa subong na wala ka? Discoveryan. Pero damo pala subong mga scientists na sila nga, actually, tinaga nga discovered. Daw pariyob lang na daw gina-equate nila daw sila. Pero mas sinang ka-discovered, natabunan lang na, wala kang ipahayag. Galing ikaw lang ikapin para mabuksan. Para na nakadaan. So, Dre, Jesus is the one who created all. And by the word, gives us life and give us a sense of value. He has given us the privilege to live and have a sense of responsibility. Ginatagan niya kita isang kinaalam, kapasidad how to govern, manage the rest of creation. And above all, to be a good and responsible steward sa kabuhi nga ginahatag niya sa ato. Amo ni nga dapat maging responsable man kita. Because all things were created, anong balya? By Him. Ang tanan nga butang natuga paagi sa iya, through Him. And for Him. In short, living apart from Christ is death itself. Ang magkabuhi nga wala sing Kristo, kamatayo. It is hell. It is vain. And an insult to the one who is the Creator. Muna sila sa Romans, they worship the creature rather than the Creator. Tanawan niyo lang resulta yan. Anong ginimo dira sa Ginoo? Ang bali Pablo? Tungod sa sala, anong ginimo nila? Una, immorality. Ikadua, idolatry. Ang lala is insanity. Kaya nga man, halin sa immorality, pagkatos idolatry, Diyos-Diyos, insanity, ang design sa Ginoo, babae sa lalaki, lalaki sa babae, ang natabok nila, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Di ba lang kabuangan? Insane. Pero ano ang resulta? Kung i-withdraw sa Diyos ang iyang grasya, kung i-judge sa Diyos ang isang katao, ang isang kanasyon, how much more ang simbahan? Tandaan ta, nga ang judgment sa Diyos wala ng sugod sa nasyon, nag-start din na sa simbahan sa Ginoo. Nag-start nila sa simbahan sa Diyos. Ikaw ng simbahan, hindi magtindog sa sina. That is why gagabalik kita dere. Jesus is saying, apart from me, you can do nothing. The reason why we are alive and breathing is because we are still rooted in the soil of Christ's preservation. Ang rason nga buhi pa kita, kahit isa gyapon, gaangot pa kita sa ugat. Sa pag-preservar sa Ginoo. Amo nang wali ni Jonathan Edwards, sila nga, about sa sinners in the hands of the angry God. Ginwali ni Jonathan, pero ang pagwali ni Jonathan Edwards, hindi na sila nga do orchestrated. Do, simple lang basa yun lang. Pero ang mga tao, pagbati nila, katulululuha nila. Ang balitra, ang rason nga ang aari ka pa, tungod kay ang kamot sa Diyos, nag-auyat pa sa imo. Pero ang dagdagan mo, impyerno na. The reason why you're still alive, ara ka pa subong, gaginawa ka pa, tungod kay ginauyatan ka pa sa Ginoo. Hindi tungod kay ikaw ga-uyat. Pero hindi pagtuktil, nga buyan ka sa Diyos. Namabot ang tiyon, why ka nag-inulso ka na kilala sa Diyos. That is why ang purpose ni John, John chapter 20:31, ginsulat ini para ikaw nga nakabati makilala mo nga si Kristo amo ang dalan sa kabuhi
para sa wala sa Diyos. That by believing in Him, you will have life eternal. You must believe that Jesus is God, but also man who died in your stead. Actually, kagdaan ta, no? Sa aton, makita lang nung rin. We don't live and exist for our own, but for Him who created us. By Him, through Him, and for Him. For the chief end of men. Mayang people dari, ano ganing chief end of men? Huh? Is to glorify God and to enjoy Him forever. Okay, so mayang people dari, kasi iris kami sa ano ni, katikisong, question and answer. Karong may fellowship man. Ang makabulig sa subong sa kasimpahan na, iba actually, pag-abot sa pulong, doon tamaran sila mag-pumati, gusto nila mabuhos sila balatsagon, paagi sa mga sounds, music, ma-enjoy sila. Pero kabalo ka mo, isa lang ang makapabilin nga maging malikun ka. That is by the word of God. Ang mga apostles, they devoted themselves in the apostles' doctrine and teaching. Drag sila rin before. So finally, not only that Jesus is the eternal Word, He is the creative Word who creates all things by Him, through Him, and for Him, but also, Jesus is the incarnate Word. Ano sa lingan drag? Verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the Son, of the Father, full of grace and si Kristo, hindi siya phantom. Nga kung sa aton pa lang na nagkarisa sa ligalibutan, nor His body were an illusion. Si John, nag-emphasize kat iba na disipulo sa nila personal na experience siya. Actually, ano sila nila? First John. Ang balderat sa 1 John 1:2, ang pulong nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan, amo si Kristo, ginpahayag namon sa inyo ang parte sa iya nga ara na nga daan halin pasanggin suburan. So diri makita naton nga silinit ni Apostle John, ginpahayag na namon sa inyo, ining parte sa iya, nga arang na siya gadaan, halin pasagin suguran, nabatian namon siya kag nakita mismo sa amon mga mata, kag nakauyat pagani kag isa, iya. So hindi sila niya nga pantong na himo-himo lang lang istorya. Siya ang ginhalinan sang kabuhi nga wala sing katapusan, nagpakita, kag nakita namon siya, ginpamatud-an, kag ginsugid namon sa inyo, kaupod siya sa kamay, pero subong, nagpakita siya sa amon. Tanawan niyo lang confirmation ni John, sa iba niya na sinulatan. Kaupod siya sa kamay, John 1:1, pero karon nagpakita siya sa ato. John 1:14, the Word became flesh. In the book of Gospel, ginpakita diri si Kristo kakapoy man sa nung dumanyo to nga nagambalsa sa iya disipulo tapos sinawali, kapoy na sa sila nga pangimos ka mo kay madali-dali ta kaya kita nila kaya dinuguso naman ang tao. Si Kristo nakapoy, John 4 verse 6, John 4:7, nauhaw si Kristo. He grown, John 11, nag-ibig pa sa isang Bible. On the cross, He thirsted. On the cross, He died. Napatay. And bled. And after resurrection, ipamatundaan niya man. Niya tao man sa sigapon, pero ang lawas na may arasa, glorified body. So ang pamangkot sa dre, how was the Word made flesh? No other than sa aton yung Frederick, ginahambalan ton, born of the Virgin,
Mary. Kaya mo nang propesya sa Ginoo in the book of Isaiah, na personified in the book of Matthew, perfected in the book of Luke. He took on himself sinless human nature and identified with us in every aspect of life from birth to death. The Word was not an abstract concept of philosophy, but a real person who could be seen, touched, and heard. Christianity is Christ, and Christ is God. Ang revelation, sang glory sang Ginoo, importante nga tema sa Ebanghelyo. Nabinagit sang gospel. Jesus revealed God's glory in His person. His words in His words. Si John nag-record bilang ka signs and wonders. 7. Para pa matugaan nga siya ang Messiah, the Son of God. Nag-declare niya ang glory sang Ginoo. Nadumduman ni Dra sa John chapter 3. Nga nagambal Dra, si Nicodemus, sila nga manunudlo. Balaan ko ara sa imo ang Diyos. Kaya kung wala sa imo, hindi ka kahimo sini nga mga milagro. Amang granon, amuman. So diri makita naton, the glory of the Old Testament law was a fading glory. Ang Old Testament glory, gataliwan. Pero ang glory sa New Testament, New Covenant, sa kay Kristo, is an increasing glory. Ang law could reveal sin, but it could never remove sin. Ang kasuguan, dos piyo ang basa Bible. Ipakita yan sa lamo, anong sa lamo. Pero hindi nakapanas. Si Jesus Christ came here on earth full of grace and truth. Puno sang grasya kag kamaturan. And this fullness is available to all who trust in Him. The Word became flesh. Nadumduman nyo, in the Old Testament, si Solomon, nagpatindog sa templo. Pero kabalo ko mo, sa nagpatindog sa isang templo, suno sa mando ng sa iyang tatay, si David, siya ang nagpatindog. Pagpatindog ni Solomon, kabalo ko mo sa nagatipo ng mga tao sa Jerusalem, anong ang bali Solomon? Ang bali Solomon, Ario, will God really dwell on earth? Ang Diyos bala, magalunta din man diri sa kalibutan? Magkakarigid man diri? Kaya nung punto ni Solomon, sila nga, the heavens of heaven cannot contain you, O Lord. Lingang ang langit sa mga langit, gani hindi makakontain sa imo. Ang kalibutan, ginatugtungan mo lang. Tapos makarig ka sa sinin, kalibutan, mag-dwell ka diri. How much more ining templo nga din patindog ko sila ni Solomon? Paano? Kung saan pa? Kung literal, paano ka kaigo na rin? Subong niya, Diyos nila, nasablay nila kung ginabutang sa kamay nga kahon. At 1-5, 2-5, 3-5, iban, tulugan pa. Amo na yung mali Solomon. How? Can God really dwell on earth? So it's a great question to ponder as we open the book of John sa atong pagtuon. Will God really dwell on earth? Well, John 1:14 ang sapat. Anong balitra? And the Word became flesh and dwelt among us. Before naubra ang templo, nagsugod sila sa tabernakulo. Ang tabernakul, portable na tent. Kung nagsimba sila, ginapatindog nila ang tent, bit-bit-bit na nila yan. Tapos ipasta naman nila ang tent, nagmasimba naman sila, kundi naman sila dalawad sa Ginoo, akwat naman, himos, sayo naman. Pag-abot sa time ni Solomon, ang temple is permanent. Pero again, it is fading. Ining building ni diri kita gatipon, temporary wala ni. Pero ang ginahampal diri, and the Word became flesh and dwelt among us, ang word nga dwelt, tabernacle is a dwelling place of God.
temple is a dwelling place of God. In short, the humble si John, and the word Jesus Christ, tabernacle among us. Temple among us. It means, siya mismo nagpuyo sa ato. Sa time sa mga first century, ng mga Hudyo, kaupo din nila si Kristo. Pero so nagkayad si Kristo, balik sa Diyos ng Amay, ano nga balya? I will pray to the Father that He will give you another comforter. The word another of the same kind. Kung ano ako, among man siya. Pero sa persona, sa Espiritu Santo. Amo na ambal sa Korinto, our body is the temple of the Holy Spirit. So, diri makita natin that the word tabernacle or dwell among us, a focal point where God's presence dwells in His people, people coming to that place seeking the mind and will of the Lord. Then, we come to the New Testament. In the New Testament, in the person of Jesus Christ, now we really find God dwelling on earth, dwelling on His people. Kapuyo sa aton. Ano ginimo ya? Balik ka sa Ezekiel. I will give you a new heart. And I will put my law sa inyo pamuna-una. And I will give you the spirit that you may obey my commandments. Amuna ko nga, ano masiling detalye na ang tutuod ng Kristiyan, nga ang Diyos si Kristo nagapuyok sa ila. Ang iya kabuhi, nagakonform na iya sa tulong sa Diyos. Amuna ganyan kong kaisa, masiling kita nga, damo subong nagaprofess ng Kristiyan. Pero wala gana magbasa sa Bible. Wala gana magsimba. Okay lang siya makasimba, okay man? Hindi. Amuna nga damo subong simbahan, ibang buta simbahan, pero pamangkutol mo, kung napatay, kasigurado nga din ba? Hindi pa kasigurado. Kung pamangkutol mo, paano ka naluwas? Hindi eksplikado. Balik ka sa first century sa una. Nga nga willing sila mapatay. Because they know Christ Himself. Because Christ Himself dwell sa ilang kabuhi. Kag sa aton, the perfect manifestation sa Diyos kaya hindi makita amo si Kristo. Sa si Kristo nagbalik. He is the mind of God. Now, here is the mind of God. Ang Bible. Kung gusto mo mabalan pa muna sa Diyos, ang dalan sa kaluwasan, paano ka malikon bilang tumuloo? Balik sa Biblia. Paano mo dipinsahan ang Diyos mismo, ang pagtuluhan mo? Balik sa Biblia. Muna nga hindi enough nga magpabilin lang kita nga tawag natin pala nga pungko pamati pa uli. Don't rely on the preaching every Sunday. Read your Bible. Read your Bible. At kung subong natipon, kita ganda doon Thursday, pre-meeting. Ano ka balong mo? May Lord's Supper kita karon. Ang mga first century, ang mga tumuluhoya, anong iniimbo nila? Daily! Gatipon sila, gapamalandong sila. Kamay sa mga Bereans. Kung may magwali man dito sa Bereans, ginaskan nila ang scripture. Kung bala, tuon, ugon, hindi. So ang pamangkot sa atong subong, in order to understand, makita natin rin sa pulong sa Ginoo, we must understand that even the heaven of heavens cannot contain the God who created us all, yet He chose to be one. He chose to dwell among us. Para sa atong kaluwasan. This is why we come to church and glorify God through Jesus Christ by the Holy Spirit. And wonder the glory and majesty of God could dwell among us. He was in the beginning, the Word, and the Word was God, not made, but Son of God. Amuna nga sa Creed natin, nabutang na sa isyo sa muna sa Nicene Creed.
Diyos sa Diyos, kapawa sa kapawa, bugos ka Diyos sa bugos ka Diyos. Bugtong anak, hindi tinuga. Inaintindihan ka na? Ngayon, Diyos galing ang kinasing, bati yan, si Kristo, hindi lang yan silingan doon. Kung kailangan matuhan mo lang, importante niya, kinasimba mo lang sa, it's not enough. Kailangan magtubok ka din. Kadri, makita natin, why then? Why the word Jesus, Son of God, or God Himself, became flesh and dwelt among us? Why He chose to clothe the veil of flesh and live among us? And we beheld His glory full of grace and truth. Nga! Ang Synoptic Gospel, paghahambal, isang kinaiya, ugali, kondisyon sa tao, that all of us are sinners in the second half. All of us are lost. Apart from Christ, apart from God, we can do nothing. Patay kita. Ang Synoptic Gospels, Matthew, Mark, Luke, gina-emphasize nila, it's either ang kondisyon ta daw, aron, lubog, balatianon, o kung patay. Ang muna kondisyon ta. Pero sa book of John, gitblasta ni John, you are spiritually bankrupt, spiritually dead. Aron ka mo, patay ka mo, nadula ka mo. Pero ari, book of John, hambal ni John, Jesus is the good shepherd. Jesus came to seek and to find which was lost. Jesus is the way, the truth, and the life. Sinabi sa Matthew, man shall not live by bread alone, but by every word of God. Siling ni John, Jesus is the bread of life. Ngayimpasay sa Luke, in the rest, nga nauhaw si Kristo, nauhaw ang mga tao, gahambal si John, Jesus is the living water. Gahambal sa iba niya mga passage, nga balatianon sila. Gahambal si John, Jesus is our great healer. Damos ang nadula, siling sa Bible, Jesus is the good shepherd. Muna may hindi ipagdugdan na may madula ni isa. For we have seen before Him, and eternal death await us. We are lost and have no hope. But the only hope we have is the one we have offended. Why kita paglaong? Pero ang paglaong nga nabilin, amuning paglaong nga nabilin sa diin, sa persona mismo nga ginofenta, ginimuan ta sing sala. Sa iya mismo paglaong ta. Amuning kagtabla nga yun, why ka mo nagpili sa akon? Ako una nagpili sa inyo. Para man sa bukod dyan. You did not choose me, but I chose you first. You did not love me, but I love you first. And John confirmed this by saying the text itself, the word dwelt or tabernacle, that is to bring God closer to us. Ang word na dwelling place, it means to bring God closer to us. Kaya nga man, we are great sinner, God is a holy God. But through Jesus Christ, our great Savior, amo na sila ni John Newton, sila niya tigulang na ko. Pero duha lang kabagay, ang hindi ko malipatan. The rest malipatan ko na, pero duha lang kabagay, hindi ko malipatan. I am a great sinner and Christ is my great Savior. So, din makita natin, this is the reason why He dwelt among us. Jesus is not only the eternal Word, but He is the creative Word na nagtuga sa aton. But in spite of our rebellion and sin, He chose to dwell among us, the incarnate Word, agad ikaw at ako maluwas. May paglaho. May kabuhit na wala sa'yo, katapusan. Amunan sila sa Romans chapter 5, God is a transcendent God. Immanent means far, but transcendent,
close to us, through Jesus Christ. Romans 5, 1 and 2. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him, paabisaya, we have also obtained access by faith into His grace in which we stand and we rejoice in hope of glory. The most important thing we have to do is to prepare ourselves for eternity. And as I end, listen to this. God is not in obligation to save us. Actually, waya sa obligasyon ang Diyos na luwason niya na. Pero, ang Diyos na hamugot. Muna yung kagustuhan niya. He chooses according to His pleasure and will and gave us His Son, born of Virgin Mary, and lived among us. To die and gave Himself in our stead. This is why the Apostle John wrote this book, to show that there is a way of salvation from hell and wrath and judgment. Amuni ko nga ang gitsulat ni Mimi Jack, nga may ara padalan away from hell, wrath, and judgment to come. And that is the Word, Jesus Christ, who became flesh and dwelt among us. So may the Lord bless us all. Amuni ginahibig sa tanan ng manubali. Manotis nyo in the book of Romans, Salihadra, for whosoever call upon the name of the Lord shall be saved. Pero anong bali, verse 14? And how then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Do ano katahog sa mga tao na nagawaling sa pulong sa amin? You know, ang ilang mga napalama. Nagano ang balipag mo? Who is me if I do not preach the gospel of salvation? Kailo ako kung hindi po nipangiwala. Nagamuman eh. Masiling kuman. Sa atong sa atin. Kailo ikaw na nabatihan mo ito. May hindi naman po. That Jesus indeed is the eternal Word. He is the creative Word na nagtuga sa atong tanan. But in spite of our sin, rebellion, and offenses, He chose as a Word at makita na itong to dwell among us, the incarnate Word. Agot ikaw ka ako, may paglaon from hell, death, and judgment. So may the Lord bless us all. As it is written, amunin sa linga dali. John 20:31. These are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God. And by believing, you might have life eternal through Christ. So may the Lord bless us all.